Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Puspustong iyong kaluwalhatian ang buong sangdaigdigan. Gayun din, Panginoon, ang bawat mag-anak sa loob ng kanilang tahanan. Dama namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya na sa aming pumapatnubay at kumagabay. Nag-iingat at kumakalinga, Panginoon. Upang sa gayon, dakilang Diyos sa maghapong ito, tanging ang kalooban mo lamang, ang aming maganap at magawa. Panginoon, narito kami, iyong mga alipin, kami iyong gamitin, Panginoon. Turuan mo kaming makasunod sa iyong banal na kalooban. Ipagkaloob mo sa amin, Panginoon, ang karunungan nagmumula sa iyo. Pagpalain mo ang maghapong ito, Panginoon. Sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala po namin ang lahat. That apart from you, we can do nothing. Kaya, Panginoon, samahan mo kami ni Sister Georgie sa aming talakayan. At naway makarating na maliwanag sa lahat ng tagapakinig ang aming pinag-uusapan tungkol sa iyong salita. At naway minsan pa, Panginoon, na magbigay buhay, kalakasan, kagalingan at pag-asa ang salitang ito nagmumula sa iyo. Pagpalain mo lahat ng tagapakinig na sumusubaybay sa platuntunang ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, kaming lahat sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga ka-prayer partners o kapadalanginan. Muli pong sumama sa inyo ang palatuntunang Daily Bread Morning Edition. At makakasama po niyo sa umaga ang inyo po, mga kapatid, Brother Rafi de los Reyes po. Good morning, Sister Georgie de los Reyes. At kasama namin ni Sister Georgie, ang ating kapatid sa ating technical side, Sister Neri Canyalita. Good morning, Sister Georgie. Good morning, Brother Rafi. O, bago tayo bumasa ng mabuting balita, atin muna pong ipaabot ang ating mga announcement. Mamaya po, Tuesday, wala po tayong gawain sa Ambel. Ang gawain po ay dito po sa Amor Solo, mga kapatid. Magsisimula tayo ng gawain sa Holy Wednesday sa ating pabasa, mga kapatid. Alas 6 ng umaga sa chapel ng Ambel, mga kapatid ko. Alas 6 ng umaga, sisimulan po yan sa pagdarasal ng Rosario. At 6 to 8, Batangas. 8 to 10, Laguna. 10 to 12, Cavite. At pagkatapos niyan, station break, Salmo 91. And 12 noon time, up to 2, Rizal. 2 to 4, Lamp. 4 to 6, Tapat pa. And then, followed by station break and Psalm 91. At simula sila ulit ng 6 p.m. to 8 p.m. sa Pamati. 8 p.m. to 10, Manila. 10 to 12, midnight, Quezon City. At pagkatapos po, station break at Psalm 91. 12 midnight to 2 a.m., Kalmana. 2 a.m. to 4 a.m., Bulacan. 4 a.m. to 6 a.m., Pampanga. Yan po ang kaganapan sa Miyerkules. At sa Maundy Thursday, mga kapatid ko, meron po tayong gawain yan, yung ating pong hapon, alas 2 ng hapon, 2 to 2:30, opening prayer worship by the Elsa Day Gospel Music Ministry. Pagkatapos, meron tayong life testimony, joyful praise. At 3:30 to 4:15, meron pong talk na marinig po tayo. Ang pamagat ay The Mandate to Love by Reverend Father Alfredo Bong Guerrero. Matagal natin siya din ang kapiling, no? Sa Webis po, makakasama natin si Father Bong Guerrero. 4:15 to 4:30, Lord's Prayer, Psalm 91. Bless the Lord, El Shaddai, opening prayer, tapos pagbasa ng mabuting balita, at ang awiting Diyos ay pag-ibig. Ang ating healing message from 4:30 to 5:30, Brother Mike Z. Velarde, ang ating pong servant leader. 5:30 to 8, meditative song by the El Shaddai Gospel Music Ministry in preparation for the Last Supper celebration. And 6 to 8, Mass of the Last Supper and washing of the feet. Ang ating presider, Brother Reverend Father Rolando Agustin, ang doctor of director of St. Joseph Academy, Bamboo Organ, Las Piñas City. Ang ating MCs, Brother Joselito Miranda and Sister Whirlin Dorado. Yan po ay sa Thursday. At ang mga huhugasan na pa,
ang ating po mga disciple. Nemesio Pulsuti ng Batangas, Pampanga, Sofronio Bulambot, Bulacan, Antonio Privaldo, Laguna, Brother Gerald Casteltort, Cavite, Brother Jobert Barnizo, Rizal, Rolly Anaya, Manila, Lito Legazpi, Calmana, Eduardo Soriano, Quezon City, Brother Raymond Valeros, sa Pamati, Brother Vicente Caldeo, kung siya'y magaling na, no? At naka-recover na. Kung hindi pa, ipapalitan siya ng sa Pamati. Sa Lamp, Eddie DeFas. Tapat pa, Brother Ryan, America. Yan po ay sa Thursday. At pagdating po ng Biyernes, simula po tayo ng alas 10 ng umaga. Wala muna tayong Stations of the Cross. Ay papalitan muna natin ang tinatag na film showing na galing po sa Passion of the Christ, mga kapatid. Kaya 10 ng umaga, simula po tayo, mga kapatid. 11:30 to 12 noon, Meditative Orchestra. 12 noon up to 3 o'clock, the 7 last healing messages ng ating Panginoon. Unang wika, Ama, patawarin mo kami. Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Brother Rafi de los Reyes. Pangalawang wika, ngayon isasama kita sa paraiso, Brother Meding Cabello. Pangatlong wika, babae ito ang iyong anak, Brother Rex America. Ikaapat, Ama, bakit mo ako pinabayaan, Brother Che Corrales. Ikalima, ako'y nauuhaw, Brother Jota Nyahura. Ikaanim na wika, naganap na, Dennis Prias. At ikapitong wika, sa iyong mga kamay, inihahabiling ko ang aking kaluluwa, Brother Ray Bravo. And 3 to 3:30, Meditative Praise by the El Shaddai Gospel Music Ministry in preparation for the communion service. 3:30 to 5:30, Communion Service and Veneration of the Cross by Reverend Father Boogie Takdoro. Ang ating mga MC, Brother Charles Angelo Nasanceno and Sister Benilda Godio. Yan po yung sa ating pong mga gawain hanggang Biyernes. At ngayon natin na pong tunghayan ang mabuting balita ng ating Panginoon galing po sa John chapter 13 verses 21 up to 33 at ipagpapatuloy sa 36 and 38. A reading from the Holy Gospel. After saying this, Jesus was distressed in spirit and said plainly, "Truly, one of you will betray me, The disciples then looked at one another, wondering whom he meant. One of the disciples, the one Jesus loved, was reclining near him. So Simon Peter signaled him to ask Jesus whom he meant. And the disciples who was reclining near Jesus asked him, "Lord, who is it?" Jesus answered, "I shall dip a piece of bread in the dish, and to whom I give it is the one." So Jesus dipped the bread in the dish and gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. As Judas took the piece of bread, Satan entered into him. Jesus then said to him, "What you are going to do, do quickly." None of the others reclining at the table understood why Jesus had said this to Judas. As Judas had the common purse, they may have thought that Jesus was telling him, buy what we need for the feast or give something to the poor. Judas left as soon as he had eaten the bread. It was night. When Judas had gone out, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. God will glorify him, and he will glorify him very soon. My children, I am with you for only a little while. You will look for me, but as I already told the Jews, now I tell you, where I am going, you cannot come." Simon Peter said to him, "Lord, where are you going?" Jesus answered, "Where I am going, you cannot follow me, but afterward you will." Peter said,
Lord, why can't I follow you now? I am ready to give my life for you, to give your life for me? Jesus asked Peter. Truly, I tell you, the cock will not crow before you have denied me three times. The Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Pagkasabi nito, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, gawin mo na ang gagawin mo. Ngunit isa man sa mga kasalo nila ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito, sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinapaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng ama, ng anak, at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Saan po kayo pupunta? Panginoon, tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok, makaikatlo mo akong itatatwa. Ang mabuting balita ng atin pong Panginoon. Ng Panginoon. Amen. Sa Joji. You know, Brother Rafi, I read a book, no? And in that book, parang pinalalabas na the reason why Judas betrayed Jesus was because he believed in him so much that he wanted Judas, or rather, I'm sorry, he wanted Jesus' activities, you know, yung greatness niya, be revealed, be manifested to the world, to the people around, no? In other words, parang he, apparently he had a noble intention for betraying Jesus. Kaya lang, when we speak of betrayal, it is an act of exposing or delivering someone, no, to the hands of the enemy through treacherous acts or disloyalty. Itong nangyari kay Judas, no? There is no betrayal na walang selfish motive. Ang betrayal ay pagkataksil, no? Pagkataksil. In this case, pagkakanulo. Nulo, whatever. No? Yung kay Pedro yun, pagkakanulo. The same. He denied. I think it's the same, no? It's not just, kasi whether you deny or you turn your back, it's the same thing. I always say it's the same banana equals saba. No? So, and there are different forms of betrayal. You disclose confidential information, disloyalty,
infidelity, no, dishonesty, lies. These are all forms of betrayal. Now, as I said earlier, there is nothing noble about betraying, Brother Rafi. Hmm. You know, and in the case of Judas, his intention was still selfish. Kasi kung walang selfish yung intention, he would not have even accepted the 30 pieces of silver, but he did. Mm. No, he did. Okay. So dito maano natin na kapag selfish ang motivation ng isang tao, betrayal is something that does not come from outside. It does not come from the enemy. Hindi mo pwedeng hindi ka na pwedeng i-betray ng enemy mo kasi enemy mo na 'yun. Kaaway mo na 'yun. So lahat ng gagawin niya, lahat 'yun will always be against you. But when a person that you trust so much, you placed you trusted, in this case si Judas, he was entrusted the handling of finances. Mm. Kumbaga parang siya ata ang treasurer, no? Tsaka yung position sa upo. Mm-hmm. Malapit, mm-mm, pinakikita na malapit si Judas, mm-mm, kay Kristo Jesus. Mm-mm. No? So but if it is the person whom you trust, whom you bear your identity to, will turn his back on you, betrayal yon. Mm. No, yun ang betrayal. So it betrayal does not come from the enemy, it comes from the person who is trusted, and the person who does betrayal is what you call traitor. Taksilo. No, so betrayal, knowing that betrayal is an evil thing, no, it is an evil thing. Why? Because the consequences of it defines its origin, either good or evil. No, consequences of your action defines ano ang intention, good or evil. And when it is, when the consequences are not good, then it comes from the evil. Alam mo ang maaring mga motivation ni Judas, ano? Hindi niya rin kasi akalain na gano'n na maging response ni Kristo. Mm-hmm. Ang kanyang inaasahan, alam niya si Kristo ay powerful, all-powerful. Mm-hmm. Pero hindi niya akalain na si Kristo ay magkasawalang kibo. Mm-hmm. At tatanggapin lahat ang mga ganong klase ng mm-hmm mga paghihirap. Mm-hmm. Ang akala niya, kapag si Kristo ay nasukol, mm-hmm, lalabas yung kanyang kapangyarihan, mm-hmm, yung kanyang might. No? Mm-hmm. At kapag si Kristo ay nasa pwesto na, mm-hmm, magtatabasa ka na ngayon. Mm-hmm. Dahil ikaw ay napapabilang doon sa mga malapit kay Kristo Jesus. Mm-mm. Pero hindi ganoon ang nangyari. Nakita niya ang Panginoon naging subdued ang kanyang right pagtugon sa mga right pangyayari. Right. Yun ang ikina-depress ni Judas. Right. So. And at this point siguro pwede nating sabihin na at the back of the mind of Judas parang spectacular. Mm-mm. No? Maipakita yung kagalingan niya, yung power that you at said. At pag nasa posisyon na si Kristo Jesus, nasa kapangyarihan na, doon na siya magkatamasa. Kasi nga, siya ay tagapaghawak ng tapos, and you will be pera identified, oh, wow, ano yan, right hand ni Jesus, no? Something like that. So, there is always yet. Sa halip na pag-usapan niya yung pagsiset ng kingdom, pinag-uusapan ni Kristo Jesus yung paghihirap niya. Hindi interesado si Judas doon. Gusto niya yung kapangyarihan. No? Power is what he is what is motivating or motivated Judas. Alam mo, sabi ng isang komentaryo, kung yung problema ni Judas na yon, no, hindi lang siya yung nasa ganung klase ng kalagayan na predicament. Mm-hmm. Pati yung kanyang mga kasama sa whole, silang lahat, yung kakulangan ng kanilang pananampalataya. Mm-hmm. Hindi na lubusan ang unawaan ng bawat galaw ng Panginoon. Sapagkat mm-hmm kung naiintindihan nila yung nangyayari kay Jesus at kay Judas, hindi nila paaalisin si Judas doon para gawin yung kanyang masamang balak. Mm-hmm. Pipigilan right nila. Sapagkat, gayong hindi nila alam, akala lang nila pinabibili ng kung ano. Pinayagan nila. Mm-hmm. Kaya kulang sa hindi pa nauunawa ang lubos, mm-hmm, yung tungkol sa ating Panginoong Jesus Kristo. Right. And Brother Rafi, no,
there is no betrayal without any ill intention. Mm-hmm. There's always an intention. So betrayal is always evil, it is always intentional, and there is always a motive to betray. What? Selfish motives, lack of empathy, yung walang interest on other people, insecurity, power of dynamics. Yung power of dynamics, Brother Rafi, kasi si Jesus is occupying already a position in a way among them. Oh. No? Master na siya. Yung Amen. Bang tinitingala siya. Mm. So apparently, Jesus is occupying a very, very famous, a very makilalang position. No? Master, Lord. Now, power of dynamics, pag ikaw nag-betray, meron ka rin intention na makuha yung ganung klaseng posisyon. Hmm. Be part, become what Jesus is. No, become the leader, become the one handling everybody. Kasi without handling everybody, kuha ni Jesus. Hindi lang yung kanyang disciples, but even crowd people. Alam mo yung term ngayon sa nagbibetray yung mga nagkataksil? Balimbing. Balimbing. Yeah, balimbing. O, sinang kaharap siyang kausap. Mm-hmm. So, also, miscommunication, yung sinabi mo kanina, Brother Rafi, na kung nalaman lang, kung alam lang ng mga ibang disipulo, yung talagang intention ni Judas, hindi nila siya papayagan. But because they did not know, so they misunderstood yung pagsabi ni Jesus sa kanya. Gawin mong madali. Oo. Go. Whatever you need to do, do it now. Ganun, no? So, kaya ang understanding, ano yun? Pinapabili siya ng tinapay? Or whatever. Kasi nga, kakain sila. No? And lack of accountability or integrity. Being irresponsible. Mm. Kasi nung binetray ni Judas si Jesus, he received, he accepted the 30 pieces of silver. But when he came to realize, kasi apparently akala hindi niya inisip na they're going to make Jesus suffer, they're going to kill him at the end, no? And he regretted what he did. He regretted what he did. So he went back to these people who asked him to turn him over, to turn Jesus over to them. And he threw the 30 pieces of silver. This is not what we agreed upon. Ang ating lang ang usapan ibibigay ko lang siya sa inyo. No? Oh. Pero yung pagsabing ganun na, what did the Pharisees say? Forget about that. We do not, you act on yourself. Be responsible. Ikaw ang managot sa ginawa mo. Parang ganun. And what he did was to hang himself. Oh, alam ni Judas sa si Kristo yung makapangyarihan, di ba? Mm-hmm. Alam niya yun Kaya lang, kumbaga may bahid ng inggit din Inggit. Mm-hmm. No? Exactly. Ano ba yung inggit? Envy. No? Mm-hmm. Parang sinasabi ni Judas. Kasi nung hindi si Kristo nag-response nung ayon sa gusto ni Judas, na pag si Kristo'y nasukol, lalabas at lalabas yung kanyang power. Di ba? Lalabas yan. Parang ang inggit na sinasabi ko yun, parang sinasabi ni Judas, kung ako ang may ganong klase ng kapangyarihan, gagamitin ko eh. Tutas kayong lahat sa akin. Pero nagkamali siya, si Kristo yun lang doon. Iba yung pag-handle ni Kristo sa power niya. Alam niya kung paano gagamitin yung kanyang kapangyarihan. Hindi niya yun pinaginamit yung kanyang kapangyarihan. Magsugo lang silang mga anghel, di ba? Kayang-kayang lipulin yung mga taong yun, pero hindi yan ginawa. Mm-hmm. Yung spirito ni Judas, may pagka-aktivista. Oo, aktivista ang inggitero na. Oo, may pagka-aktivista. Mm-hmm. Because if you recall when Mary Magdalene wiped the feet of, anointed the feet of our Lord, and wiped his feet with her long hair, anong sabi ni Judas? Ano ba yan? You're spending so much, you're wasting the perfume. You could have sold that perfume
and a very expensive and gave the money to the poor. No? Eh dito, kasi nga hindi niya naiintindihan, may pagka-aktivista. So, yung pagka-aktivista niyang spirit, it is very understandable na ang next actuations ni Judas, ang next move ni Judas can be betraying. No? Betraying a person, betraying a companion. And that's what happened. That's where he was directed to betray Jesus. But dito na nga yung natin makikita na betrayal is not of God. It was of evil. Amen. Why? As we said earlier, malalaman mo yung consequences ng iyong action. And the consequences of betrayal is harming. No? Harming the other. Katulad ng sinabi natin kanina, it is a harmful, harmful disposition. No? So, it harms others, it causes wounds, injuries, no? You cause pain. And that's also what caused Jesus his pain, his deep pain, his deep sorrow. When he said, Matthew chapter 26, verse 38. My soul is full of sorrow, even to death. Kasi, bago pa mangyari na ma-deny siya, mamatay siya, he already knew. He already knew. Dun lang sa 13, chapter 1, it says, it was before the feast of the Passover, Jesus realized that his hour had come to pass from this world to the Father. No? And that they were at supper and the devil had already put into the mind of Judas, son of Simon, Iscariot, to betray him. So, even before all these things happened, nakita na ni Jesus. And it had already pained him. Even before the actual betrayal, it already pained him because he knew it was coming. And what is sad was that yung dun sa deep sorrow ni Jesus kasama doon sa deep sorrow niya yung betrayal ni Judas and betrayal and denial of Peter. Pagkakaiba nga lang nila, Brother Rafi, Judas hanged himself when he came to realize the wrong he did. Si Peter, he cried so hard and in sorrow. He felt so sorry for what he did to the master. But he did not, he did not end his life. Rather, he went on. He went on with the group. And in fact, dun sa araw na mabubuhay muli ang ating Panginoon, he was one of those two who ran immediately to the tomb. Alam mo, Sister Georgie, no? Isa sa mga pagkakasala against God's love, pag-ibig ng Diyos, ano? Basta ang pag-ibig ng Diyos, sabi sa Biblia, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. At mahirap maarok ang pag-ibig ng ating Panginoon. Isa sa mga kasalanan against God's love, no? Yung nangyari kay Judas, despair. Right. Yung bang, na hindi niya nakita na may kapatawaran pa siya. Right. Yung para bang nabaliwala yung pag-ibig ng Diyos, wala na akong pag-asang mapatawad ng Diyos. Yun ay pagkakasala laban sa pag-ibig ng Panginoon. Huwag mong tawaran ng pag-ibig ng Diyos. Kahit gano'ng kasama, kahit gano'ng kalaki yung ating nagawang pagkakasala, mas higit na sagana at napakalawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yeah, and that's exactly the opposite of betrayal. No? Ang ating Panginoong Diyos, He kept His fidelity people, to us, no? So, betrayal, you will see that this is not of God. It is of evil. What is of God is fidelity, faithfulness. Katapatan, no? He remained faithful. Now, the faithfulness of God had been manifested in so many ways. Amen. After disobedience of man, He promised not to destroy man again. Hindi na natin sasabihin anong mga nangyari, no? That rainbow. Despite Israel's continuous infidelity and sinning, God sent judges, prophets, and the last,
John the Baptist who heralded the coming of the Savior, our Lord Jesus Christ, no? And then hindi pa kontento ang Panginoong Diyos. He incarnated himself and sent his begotten Amen. Son who showed us the way to salvation. I always want to emphasize this, that Jesus was sent by God the Father to show us the way to salvation. He was not sent to die. That's a very cruel act of a father. Pero mo sabihin mo yung anak, punta ka doon para mamatay ka. No. He sent his son, our Lord Jesus, to show us the way. Kaya ang daming teachings ni Jesus. And all those teachings para tayong magbagong buhay. No? So, kaya lang, the reason that he died was because man killed him. Hindi kayang tanggapin ng tao kung ano yung binibigay niya. No? And then, through the death of Christ, the institution, di pa tapos, no, Brother Rafi, institution of the seven sacraments, one among which is the sacrament of reconciliation that we can approach anytime we need to, because we acknowledge, we recognize, we realize that we have done something against God, that we have sinned against our Lord Jesus. And sin separates us from God. So to be reunited with Him, we approach the sacrament of reconciliation. And hindi pa rin nagtatapos dito, Brother Rafi. After all that, ano yung promesa ni Jesus? I will send you a paraclete. I will send you someone who will assist you, guide you, lead you, enlighten you. And this is the Holy Spirit. Amen. Oh. No? In fact, we are now at the stage or age of the Holy Spirit, Brother Rafi. Amen. Lagalap nga ang biyaya ng Diyos, no? Nung si Kristo nagkatawang tao, ang kanyang presensya, limited lang, no? Pero nung Holy Spirit ang pinapadala, ang presensya ng Panginoon anywhere, kahit saan, at the same time. Yeah. Yeah. And the fidelity or faithfulness brings stability. What is destroyed, what is unstable by betrayal, stability is brought by faithfulness. We become other-centered. Lagi nating iniisip yung kapakanan, what is good of the other. Integrity, what we lost by betraying others, we gain by being faithful. Integrity, we become responsible. Security, kasi ang pag nagbetray kami, insecurity, Brother Rafi. Oh. Judas was very much insecure. Kasi nga, meron siyang gustong ma-attain also within the group. No? And that's why in this manner, by betraying Jesus, he might, but he made a mistake. And of course, loyalty. No? There is no turning back no matter what happens. So yung prinomis, you know, God's faithfulness is never ending. Amen. No? Never ending. And yung pag-send ni God sa kanyang ng Holy Spirit, we are able to perform perform in fidelity, in being faithful towards God. So we receive inspiration, and we receive the goodness of God, no? And all this, sabi nga ni Jesus at the end, that all be one with our Lord Jesus Christ, as He and the Father are one. John 17, verse 21. That you may be one as I am one with Amen. The Father. And that is it. Glory yung nasabi to God. Ko kanina, Gino, na yung kasalanan against God's love, no? Kasi itong mahal na araw, inaalala natin yung pag-ibig ng Diyos na hindi mo masukat, no? Mm-hmm. Isa pa sa kasalanan laban sa pag-ibig ng Diyos sa atin,
yung tinatag na presumptuous. Mm-hmm. Presumptuous. Ang ibig sabihin niya, yung bang ating tinataken for granted, right, yung pag-ibig ng Diyos, total ang Diyos naman mapagmahal, mm-hmm, maunawain, mapagpatawad. Siguro naman eh, mauunawaan niya ako. Inaabuso natin ngayon. Mm-hmm. Knowing that the Lord ay nagmamahal ng todo-todo, inaabuso ng tao. Mm-hmm. Akala ng tao ang Diyos ay pag-ibig lang. Nakalimutan ng tao na ang Diyos ay makatarungan din. Right. No? Mm-hmm. Hindi siya yung lang i-spoiled. Mm-mm. Pag ikay gumawa ng pagkakamali, ng pagkakasala, matitikman mo yung palo ng Panginoon bilang ama. Mm. Ha? Kakastiguhin ka niya. Nakakalimutan natin yun. Yung pangalawa naman, yung despair ng pagkakasala ni Judas. Mm-mm. Sa kabila ng pag-ibig ng Diyos na hindi mo masukat, ang naisip niya, wala na akong kapatawaran. The faithfulness of God, as I've said earlier, is never ending. Yan. Kaya nga lang naabuso yan. Oo. Pero, naabuso. And all of this goodness, all of this faithfulness, the root of all of this is the love of God, the great love of God. Mm. The vast, no one can outdo. Amen. God's love. No one can ever reach the level of God's love. For as long as we are here on earth, that will be utopic. Amen. No, but regard, be that as it may, pinakita pa rin naman sa atin ng ating Panginoong Jesus, no matter what, no matter, even if you are so limited, eto, dito ka oh. You can increase in spirit by doing this. Kaya nga merong Holy Spirit to grant us that increase in spirit with the Lord. No? Amen. So mga kapatid sa Panginoong Jesus Cristo, na meron kayo napulot sa aming talakayan at sa mga sandali ito, amin pong babasahin ang gawain natin naman sa... Muli po sa ating panggawain sa Wednesday, ang ating pabasa, mga kapatid ko, no? Magdala po kayo ng kanya-kanya mga pagkain diyan, mga kapatid. No, tayo na po mismo magdadala ating mga pagkain diyan po sa Amber, diyan po sa chapel, mga kapatid, no? At ang ating mga in charge po diyan na elder, sa umaga si Brother Lito Miranda at sa gabi si Brother Medin Cabello. Sila po yung in charge natin diyan, no? Magsisimula po tayo sa umaga ng Holy Wednesday ng ika-anim ng umaga sa pagdarasal ng Rosario at tuloy-tuloy na po yan, mga kapatid. Music? Uh-huh. Music? Oo, tiga, sandali daw. Okay, meron pa manong? Ito, ating mga kapatid. Sa Maundy Thursday po, mga kapatid, magsisimula tayo ng gawain sa Ambel, alas 2 ng hapon, 2 to 2.30, opening prayer, opening worship by El Shaddai Gospel Music Ministry. At 2.30 to 3, live testimony. 3 to 3.30, joyful praise by the El Shaddai Gospel Music Ministry. 3.30 to 4.15, meron pong talk, the mandate to love. Mandate means a command, no? Mandatum, no? By Reverend Father Alfredo Bong Guerrero. 4.15 to 4.30, Lord's Prayer and Psalm 91, Bless the Lord, El Shaddai, opening prayer, at ang pagbasa ng mabuting balita, yan po. At healing message from 4.30 to 5.30, ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. 5.30 to 6, Meditative Songs by the El Shaddai Gospel Music Ministry, in preparation for the Last Supper. 6 to 8, Mass of the Last Supper with washing of the feet. Ang ating Mass Presider, Reverend Father Rolando Agustin, Director of St. Joseph Academy, Bamboo Organ, Las Piñas City. Ang ating mga MCs, Brother Joselito Miranda and Sister Whirlin Dorado, mga kapatid. At ang mga disciple ng huhugasan ng paa,
Batangas, Nemesio Polsutin, Pampanga, Sopronio Bilambot, Bulacan, Antonio Pribaldo, Laguna, Gerald Casteltort, Cavite, Jobert Bernizo, Rizal, Rolly Anaya, Manila, Lito Legazpi, Calmana, Eduardo Soriano, Quezon City, Raymond Baleras, sa Pamati, Brother Vicente Caldeo, at sa Lamp, Brother Eddie Paz, Tapatpa, Brother Ryan America, mga kapatid. Magugos tayo ng ating paa, mga kapatid. No? At nais ko isama sa panalangin ating mga kapatid, si Arlie Aguirre, si Alvin Aguirre, si JM, at gano'n din si Marie Silva, Bessie de Leon, Nanay Lita Hipolito, Judge Rosalia Hipolito Bunagam, Dem Roger San Pedro, Julius in Jamaica Belen, at gano'n din si General Ronald Estiles, Nanay Linda Chang, Naida Pastor, Isa and Chris Sihan, Edith Libut, Nestor Ramina Damiam, at si Rudy Olive Sapanta, gano'n din si Janet, Perdison and Mary Joyce Chongson, at si Ronald and Lisa Pagilyaman, at si Jonas Pagilyaman, Chris and Cora Villamin, Sonia Bunyi, Rod and Ivy Loza, Beth Larona, Elma Gonzalez, Armand and Lolit Dison, Laura Mikulob, Cecil Kie, Glory Vitali, Babcock, Emily Parks, Celso Emma Cusi Di Mayakyak, Emma and Sunny Palciso, at gano'n din si Cheryl Abon, Helen Vergara, Lynn Ramos, Ricky Rixis, and Magda Kalinao, Grace Granada, Mylene, and Aldwin Manalo, Babes Pusta, Mamet Duran, Eric and Joyce Anog, Edna and Jimmy Leong, Alex Co and Senico, Marie Aranton, SB Villano, Randy and Rose Ilagan, Boy and Rose Nungkay, Felma Reyes Maguyop, Beth Reyes and Bettina Reyes, at si Jo Onshoko, Tony Baby Benaceda, si Darlina Asuncion, at gano'n din si Nanay Leonie and Loreto Sainz, at gano'n din sila Berna Cotsido, Chris and Vet Ramos, Joy Gonzalo de Torres, Sharon Dilag, at gano'n din si Rachel Padua, Nanay Lida, Dina Acorda, Jocelyn Duelia, Regina Eduelia, Agnes Pascua, Presi Totanes, LB Dumalayan Lumboy, Angelica Delusong, Nitz Mercado, at sila Gillian Javier, Albert Celeste, Johnny Angeles, si Jan Peña, at si Brother Ray Encelan, sa kanilang patuloy na paglakas. Maybe we can listen to music, Brother Rafi, Sister Nery. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning new mercies I see, and all I have needed thy hands hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 besides. Great is thy faithfulness, Lord, every morning new mercies I see, and all I have needed thy hands have provided.
Praise the Lord. Ang ating pong gawain sa Easter Vigil, mga kapatid ko, yan po sa March 30. Magsisimula po tayo ng alas 3 ng hapon. Hindi na po overnight ito. 3 to 3:10 opening prayer. 3:10 to 3:30 joyful praise by the Manila El Shaddai Gospel Music Ministry. 3:30 to 3:45 sharing. 3:45 to 4:05 joyful praise by the youth for El Shaddai. 4:05 to 4:50 talk bagong buhay kay Kristong muling nabuhay by Reverend Father Sidfrey William E. Nebres, SVD. And 4:50 to 5, joyful praise by the El Shaddai Gospel Music Ministry. 5 to 5:15, Holy Rosary by Brother Romer Sassi and Sister Jessica Marco. 5:15 to 5:30, joyful praise in preparation for the Easter Vigil Concelebration. And 5:30 to 7:30, Easter Vigil Eucharistic Concelebration. Mga kasama natin si Reverend Father Sandy Claro, Reverend Father Boogie Takdoro, mga kapatid. At yung ating pinaka-main celebrant, ating i-confirm po, mga kapatid. No? And 7:30 to 7:45, Lord's Prayer, Psalm 91, Bless the Lord El Shaddai, Purihin at Panalangin. And 7:45 to 8:45, Healing Message by Brother Mike Z. Velarde, ang ating servant leader, mga kapatid. No? Yan po yung ating gawain sa Easter Vigil, mga kapatid, dito po sa Ambel. At ang ating mga MCs po niyan, Brother Rex America and Sister Dulce Amor Buksit, mga kapatid ko. At yung atin pong sa Good Friday po, mga kapatid, magsisimula tayo ng 12 ng alas 10 ng umaga. At meron tayong film showing, mapanood nyo sana. Makarating po kayo ng alas 10 ng umaga para makapwest po kayo ng mabuti at ating panonoorin ang mga halaw o galing sa pelikulang The Passion of the Christ, mga kapatid ko. At meron pa po tayong bahagi na panonoorin yan. Ito po yung ilang bahagi galing sa Jesus Christ Superstar na isang naging sumikat po itong pelikulang ito, mga kapatid. Kinuha natin diyan, mga kapatid, yung pong mga paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo at yung pong tinatawag na yung pinakagumanap ng Jesus Christ Superstar sapagkat naapektuhan ng buhay ni Kristo yung buhay niya matapos niyang maisa pelikula ito. At siya po'y nag-devote ng kanyang buong buhay panahon sa pagganap kay Kristo Jesus, mga that kapatid. Ted Neely. Ted Neely, oh. Ted Neely belonging to a band, rock band. Maganda ito, mga kapatid. Oh. So sama-sama natin yung papanonorin, mga kapatid. At pagkatapos po niyan, ng film showing natin, papasok na yung Meditative Orchestra, mga kapatid. At from 12 noon to onwards, yan na po yung ating 7 palabras, mga kapatid ko. At sa lahat ng mga speakers sa ating mahal na araw na yan, sa 7 palabras, tayo po ay bibigyan ng briefing ni Brother Resti Talain sa ganap na 11 ng umaga sa AVR. Yan, sa araw po ng Biyernes, mga kapatid. Ang unang wika, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa by Brother Rafi de los Reyes. Pangalawang wika, ngayon isasama kita sa paraiso, Brother Medin Cabello. Ikatatlong wika, babae ito ang iyong anak, anak ito ang iyong ina, Brother Rex America. Ikaapat na wika, Brother Che Corrales. Ikalimang wika, Brother Jotan Yahura. Ika-anim na wika, Dennis Frias, Brother Dennis Frias. At ikapitong wika, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa by Brother Ray Bravo. Ang ating anchor, Brother Resti Talain and Brother Boyet Balisbis, mga kapatid. So yan po yung ating mga kaganapan o mga activities sa
mahal na araw na ito, mga kapatid, at naway maapektuhan ng buhay ni Kristo ang ating mga buhay, mga kapatid ko, na talagang magkaroon ng pita sa ating puso ang mga paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin sa oras na ito, mga kapatid. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming beses kami nagtataksil sa iyo, katulad ni Judas. Hindi kami nagiging tapat sa iyo, Panginoon. Pero Panginoon, hindi kami nawawala ng pag-asa. Patuloy kaming dumudulog at lumalapit sa iyo, Panginoon, sapagkat batid namin, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay walang katulad at kami nagsisika, Panginoon, na maganap sa aming buhay ang iyong banal na kalooban. Kaya, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at kawalang katapatan at pagkataksil sa iyo, patawad po, Panginoon. Patawad po, Panginoon, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na makakilos sa aming buhay at pagalingin ng iyong kamay, Panginoon. Nang haplos na iyong mga kamay na nagpapagaling at nagpapabuti, Panginoon. Pawiin mo aming mga karamdaman, Panginoon, at ipagkaloob sa amin ng katatagan ng pananampalataya. At pagpalain mo, Panginoon, ang aming minamahal na punong lingkod, patuloy mo siyang gamitin dakilang Diyos bilang kasangkapan dito sa ubusang ito. Abutin mo kaming lahat, Panginoon, sa ngalan po ni Jesus. Ito aming dalangin. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Sa himig po ng tutuging yan, nagpapaalam po kami na inyong nakasama, Brother Rafi de los Reyes po. Sister Chochi de los Reyes. Nakasama namin sa technical side ang ating kapatid, Sister Neri Canyalita. Maraming salamat po. Abangan natin ang susunod na palatuntunang Daily Express Balita. Kasama natin ating kapatid, Brother Ed Basuka Limon.